Mga kapitbahay, ilang beses na ba tayong nakapanood o nakapakinig ng mga kwento tungkol sa pagbabalikan ng mga dating magkasintahan? Yung parang sa pelikula, nagkahiwalay, nagkanya-kanya ng buhay, tapos magkikita ulit. Pero alam nyo ba na ang pagbabalikan, hindi lang puro kilig at saya. May mas malalim pa itong ibig sabihin. Tara, samahan nyo ako at alamin natin ang 10 aral na matutunan natin sa pagbabalikan at pagpapahalaga sa mga relasyon. Natatandaan nyo pa ba yung unang beses na na-in-love kayo? Yung saya, yung kilig, yung parang kayo lang ang tao sa mundo. Ang unang pag-ibig, may special na lugar yan sa puso natin. Dito natin unang naramdaman kung paano magmahal at mahalin. At kahit hindi lahat ng unang pag-ibig ay nagkakatuluyan, mahalaga pa rin na pahalagahan natin ang mga aral na iniwan nito sa atin. Kasi mga kapitbahay, magagamit natin ang mga aral na yan sa mga susunod nating relasyon. Sabi nga nila, ang tao, hindi yan puno ng nara na hindi nagbabago. Sa paglipas ng panahon, nag-iiba ang mga pangarap natin, mga gusto natin, at pati na rin ang mga hinahanap natin sa isang relasyon. At sa pakikipagbalikan sa taong minahal natin noon, mas nakikilala natin ang ating mga sarili, kung ano na tayo ngayon, kung ano na ang natutunan natin, at kung ano na ba talaga ang gusto natin sa isang relasyon. Walang perpektong relasyon. Lahat tayo ay nagkakamali, at minsan, ang mga pagkakamaling iyon na nagiging dahilan ng paghihiwalay. Pero paano kung mabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon? Ang pakikipagbalikan ay isang proseso ng pagpapatawad sa sarili at sa taong minahal natin noon. Ito ang pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan at pag-aaral mula sa mga ito. Kapag may balak tayong makipagbalikan, dapat malinaw sa atin ang ating mga intensyon. Hindi natin dapat lokohin ang ating mga sarili, at lalong hindi natin dapat lokohin ang taong mamahalin natin. Ang pagiging totoo sa nararamdaman at ang pagiging tapat sa intensyon ang magiging pundasyon ng isang mas matibay na relasyon. Minsan, sa sobrang gusto nating mahanap ang the one, nakakalimutan na natin kung ano ba talaga ang hinahanap natin sa isang relasyon. Tandaan natin na hindi lang puro saya at kilig ang pag-ibig. Kailangan din natin ng respeto, tiwala, at pangunawa. At ang mga katangiang ito, makikita natin sa taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa atin. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa happily ever after. May mga pagkakataong kahit gaano natin kamahal ang isang tao, kailangan nating tanggapin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. At sa mga pagkakataong ito, mahalaga na matuto tayong magpatawad at magpaubaya, dahil ang pagtanggap sa katotohanan ang magbibigay sa atin ng lakas para magmahal muli. Maraming nagsasabi na kailangan daw nating makaranas ng maraming relasyon bago natin mahanap ang the one. Pero para sa akin, hindi ito sukatan para malaman kung handa na tayo sa isang seryosong relasyon. Ang tunay na pagmamahal, hindi yan parang damit na pwede nating palitan kung kailan nating gusto. Ang tunay na pagmamahal, maingat at pinag-iisipan. Ang pamilya ang ating unang tahanan. Sila ang ating sandalan sa oras ng kagipitan at sila rin ang ating inspirasyon para maging mas mabuting tao. Sa pakikipagrelasyon, mahalaga na isaalang-alang din natin ang ating mga pamilya. Dahil ang pagmamahal natin sa kanila ang magbigay sa atin ng lakas para harapin ang anumang pagsubok. Ang respeto at pagmamahal ang pundasyon ng isang matibay na relasyon. Kapag nire-respeto natin ang ating partner, pinapahalagahan natin ang kanilang mga opinyon, damdamin at pangarap. At kapag minamahal natin sila, ipinaparamdam natin ito sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos. Ang relasyon ay parang halaman. Kailangan itong diligan, alagaan, at bigyan ng atensyon para lumago at mamulaklak. Ang pagmamahal, hindi ito nagtatapos sa pagsasabi ng I love you. Kailangan itong patunayan araw-araw sa pamamagitan ng ating mga kilos at desisyon. Sa huli, ang ideya ng pagbabalikan ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya at kilig. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagpapatawad, at pagtanggap sa ating mga sarili at sa taong mahal natin. Sa kabila ng mga pagsubok sa mga relasyon, ang pinakamahalaga ay ang pagiging buo sa isa't isa at ang pagpapakita ng pagmamahal na walang kapantay. Naway mas naunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at ang mga aral na maaari nating mapulot mula sa ating mga nakaraan.